Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, meron tayong i-review na skincare. This is from the brand RYX SKINCERITY. If you want to know my thoughts about these products, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Alright guys, so may nag-recommend sa akin itong skincare na to, kaya tinry ko siya for a month. This is called the RYX SKINCERITY Glow Up Set. So, sa isang set, makukuha nyo ay ang foam cleanser, toner, serum, and sunscreen. Pwede nyo siya actually mabili na tingi-tingi per item, pero binili ko siya as a set. Tinatawag siyang Glow Up Set and it's for 799 pesos. Actually, mas mura siya dun sa binilhan ko sa Shopee. Iwan ko yung link nung Shopee account niya dito sa description box below para mabuksan nyo agad. Yung iba kasing sellers, para-pareho sila ng presyo na para nasa 1,000 plus yung isang set. Anyway, original din naman yung binibenta niya. Siguro mas maliit lang yung tubo niya, kaya ganun. For the claims ng product na ito, syempre dahil tinawag nga siyang glow up, dapat mag-glow ang skin mo para siyang glass skin effect. Sinasabi din nila na magiging rosy ang cheeks and ayun nga, mag-clear up yung mga pimple marks or dark spots ng face. So guys, yung nakikita nyo sa taas, hindi ko alam kung dito, nilalagay ko dyan yung iba't ibang mga time para kung gusto nyo i-skip yung ibang parts ng video na ito, pwede na kayo kagad pumunta sa ibang segment. Para mabilis yung video na to, huwag na tayo maraming satsat. Let's go to the application. Guys, nakikita nyo naman na meron akong konting makeup sa face ko. So, tagalin ko muna yung makeup ko, tapos proceed na tayo dun sa skincare. Alright guys, so dahil sa commitment ko sa video na to, dito tayo gagawa ng skincare kahit nasa kama tayo. Binasa ko na yung mukha ko ng water, kasi ang una natin ay ang foam. Tapos, ilalagay nyo lang siya sa face. Tapos, massage niya lang siya ng around 2 minutes daw. Pero kung hindi ko na siya tinatimingan. Ayan. So, nakikita niyo, di ba, parang ang daming beses ko siya pinindot kasi paubos na siya. Bago kasi ako mag-film na skincare video, tinatry ko muna yung product ng isang buwan para makita ko talaga yung full effect niya sa face ko bago ko siya i-review. Actually, wala kang mararamdaman na kahit ano kapag ginagamit mo siya. Parang normal lang siya na paghilamos. Siyempre guys, di ba, hindi man ako pwede magdala ng tubig dito sa kwarto. So, banlawan ko muna siya, tapos balikan ko kayo. Alright, I'm back again. So, step number 2, gagamitin na natin yung toner. So guys, ang maganda sa toner nila, hindi siya nagsisting. Kahit nung first week na ginamit ko siya, hanggang ngayon, wala ako naramdaman na kahit anong sting sa kanya. Very, very mild, tsaka wala rin siyang peeling na nangyari. Okay, so pagkatapos ng toner, medyo patutuyuin lang natin. Kailangan kasi dry yung face bago mo i-apply yung serum. Okay, last one para sa nighttime routine is itong serum nila, Skin Perfecting Serum. Yung itsura niya, hindi siya nasa, anong tawag doon? Dropper. Iba yung itsura niya, may pump siya. Actually, may issue ako sa kanya kasi nung simula, wala akong makuha kahit ilang pindot mo sa kanya. Maya, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa loob. Ayan, so tatap-tap nyo lang sa face. Ganito yung itsura niya sa loob. Tada! Wala siyang mahabang tube. So, kailangan, di ko alam kung kailangan ba, pabaliktad ko siyang pinapump o ano, paano niyo nakukuha yung product doon kapag paubos na, I don't know. Pero, pag wala na ako nakukuha sa kanya, binubuksan ko na lang siya or pinipisil ko habang pinapump. So guys, sa morning, ganun din naman yung gagawin mo, pero instead of using the serum, you're gonna use the sunshield. Etong sunshield naman ito, hindi siya malapot. Medyo na a little bit watery yung consistency niya. Kasi kapag lagay mo sa fingertips mo, dudulas siya. Yung ganun yung effect. Hindi siya masyadong thick. Alright, so let's talk about the results ng skincare na ito. Ito yung mga pictures before ko ginamit yung skincare. So as you can see, may redness ako around the nose area.
meron ako mga white spots na nakaumbok sa face ko. Hindi ko sigurado kung milia ba yan o whiteheads. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagpa-check sa derma. Anyway, meron ako a little bit of redness sa gitna ng brows ko. Tapos, kita nyo na may mga little bumps ako sa forehead. Meron din akong parang mga dark spots dito sa may ibabaw ng cheek area ko. So, ang nakikita nyo ngayon sa akin, ito na yung after effect niya. Magpipicture din ako para makita nyo ng malapitan at makompare natin ang before and after ng skincare na ito. Hindi ko alam kung pareho tayo na na-observe, pero para sa akin, wala masyadong drastic change na nangyari sa face ko. Actually, may isang white bump ako na natanggal during the time na ginagamit ko tong RYX SKINCERITY. Pero yung the rest, nandyan pa rin yung mga parang bumps sa face ko. Nawala yung redness dito sa may bandang forehead ko. Pero meron pa rin ako mga nakikitang little bump. Not too visible, lalo na dito, pag ganitong view, hindi nyo siya kita. Pero kapag naka-zoom in, tingnan natin mamaya kung kakayanin ng camera, nakikita pa rin na meron pa rin mga umbok. Hindi pa siya ganun ka flawless. Did my face glow? Dahil nga sinabi niyang glow up. Well, pagkatapos mo siyang gamitin, kitang-kita ko naman na parang ang fresh-fresh ng face ko. Pero throughout the day, hindi ko masyado napapansin na parang ang fresh ko. I appreciate na medyo nag-clear up naman yung face ko. Hindi ako nag-breakout, hindi ako pinimple sa skincare na to. So that's a good sign. Yung iba kasi na gumagamit nito yata ay nagbe-breakout sila. So if you want to try out itong RYX SKINCERITY, hindi ko masasabi na mabilis ang effect niya. Kasi naka 1 month na ako, pero kumbaga slowly niya nalilinis or naki-clear up yung face ko. It's good na walang negative na nangyari sa face ko, pero in the positive side, it's a slow progress. You may try it as well kasi mild siya, so do sa mga sensitive skin, baka mag-work ito sa inyo. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye. Good night.